Yung September, oh. Yung mga bagong member, o yung mag-fill up ng bagong form, mangyayari noon, eh, magiging ano na, malaki-laki na doon sa dati ninyong financial assistance na natatanggap. At saka pagkaintindi ko rin doon sa mga matagal-tagal na yung hindi nakuha, eh, makukuha nyo pa naman. But in period of, ilan nyo? 4 months, 4 months to 6 months. Oh, yun ba yun? Ayoko kasi pangunahan yung ano eh. Yung mga speaker ho natin na nagsasagawa ng orientation, ang mahalaga ay makabalik. Maibalik yung pera ho ninyo. Yung period na yan, alam ko hindi yan aabutin ng ganyan katagal. Kasi may remedy naman na matapos lang yung bagong form ho natin, yun na yung magiging kasagutan sa mga nagmamadali ho dyan. Lalo sa mga atat na naggusto na mag-pull out at mag-blacklist. Hindi, walang ganyan, walang ganyan. Hindi tayo negative, hindi tayo negative. Natin pag-usapan yung blacklisting. Yung mag-pull out o ano, whatsoever, walang ganon. Kaya sabi ko, relax lang muna, maghintay muna. And yun ay orientation. Yun yung mga, at least maintindihan ninyo na yung pila, bawas na. Tsaka yung dati ninyong natatanggap, yung matagal na ninyong hindi nakuha, ay makukuha nyo pa naman. Tapos yung sa mga bagong pasok lamang, na nabutan nung temporary closure po, temporary stop operation, na yun muna yung uunahin kasi hindi talaga sila nakakuha. Pero yung mga nakakuha na, second priority na yun. At saka yung mga pakiusap ng iba dito, may mga hospitalization noted natin, walang problema, ipaparating ho natin to. Grabe, ang daming nag-PPM sa atin, tumatawag. Noted po yun lahat. Makakarating. Sa atin lang, wag masyadong magmadali. At saka wag ba, okay lang yung negative comments, walang problema. Lalo na yung mga hindi pa na-orient. Yan yung malakas mag-comment na yung natatanggap nilang impormasyon pa lang. Doon sa mga pinasa-pasa lang na mga mensahe, hindi yun, ano, hindi yun ang content ng orientation, hindi po yun. Dapat naintindihan nyo yung orientation. Yung iba, nagkikiusap na, ulitin ko dito kasi nga, maingay yung sound system. At saka hindi daw maklaro saang branch yan. Ipaayos natin mga kapamilya. At saka yung iba, hindi daw nila gaano maintindihan yung orientation dahil maraming tao, maingay. Nako! Sige lang, uulitin naman natin yun. One week naman yung orientation. So, wag po kayong mag-aalala. Lahat ng mga concerns po ninyo, ma-address po natin yun mga kapamilya. Hintayin lang kayo 1 week na orientations. Then, bigyan nyo kami ng panahon para doon sa encoding. Dami-dami nyo kasi. More than 5 million. Ayusin ho natin yun. Yung una nating inaayos kasi yung pila, tapos yung pag-encode sa ating bagong system. Again, para malinaw ho tayo, ang Kapa ay hindi na po yun money transaction. Sinabi na nga natin last week pa na it is a non-monetary transactions na po. Non-monetary na po yung Kapa. Purely magiging religious organizations na lamang ho siya, na kung saan ginagawa ho natin palagi is yung devotional program. So yun na lang yung magiging function ng Kapa. May mga kailangan na mga tulungan nating mga kababayan, no, kung saan-saan man na mga lugar ho na kailangan tulungan, halimbawa pag-ambag tayo, piso-piso para doon sa mga nasunugan example, so yun na lang yung magiging papel ng Kapa Ministry International Incorporated mga kapamilya. Hindi ko muna isagad yung mga informations at masagot-sagot yung lahat ninyong mga concerns. Ang concerns ninyo na itinatanong ninyo, kung pwede doon muna sa orientation. Sa finale na ako, lalo na sa mga OFW, sa mga malalayong lugar. Kaya nga sabi natin, lalo na sa mga matatanda, sa mga malalayong lugar talaga, na walang means of transportation na makakapunta ho sa mga branch offices natin.
wala namang problema. Kung may radyo kayo o may online, yun na lang gagawin natin. Then, mag-clustering din po tayo. No? Inaplano na ho namin na mag-clustering. Example, kung dito sa General Santos, sa Coronadal, sa Alabel, na hindi natin na-reach out, ika-cluster ho natin yun. At saka, mag, ang haharap sa inyo na speaker ay ako talaga. Maganda, magharapan tayo. Eh, huwag masyadong magmadali. Yung mga doubts ninyo, yung mga katanungan ninyo, mga concerns ninyo, ma-address natin yan. Kailangan lang natin talaga yan is pag-usapan, mga kapamilya. Mahalaga dito, makakabalik tayo. Sa simula lang ito, wala tayong magagawa. Nagsimula tayo, kumbaga, nag-umpisa tayo sa simulang simula talaga, from number one. Ang pera ninyo, hindi naman yun mawawala. Yun lang ang assurance natin, hindi po yun mawawala yung pera ninyo, nandyan pa rin po yun. Importante, maayos lang natin yung system, yung encoding na sinasabi po natin, at saka yung bagong form. Kaya huwag masyadong magmadali, maghintay lamang muna. Para may announcement yung Tacloban, teka lang ha. September 4 ba yon? Ang group chat nga ng ano? Group chat ng Tacloban, paki-message nga ako from Tacloban branch natin, OIC. Pag may nabasa ako kanina, September 4 ba yon? Teka lang. Baka dyan sa isa kong ano, sa kong mobile atan. Computer mo man kasi ito, ano, gi-charge, nag-iba man ang itsura niya. Saan na ba yun? Tumakita, September 4 yata yung Tacloban. Na-message nyo nga ako, Tacloban. Teka lang ha, hindi ko makita eh. Wala, hindi ko makita talaga. Asan yun? Na-message ko sa iyo, no? O, tama. Mga kapamilya, Wednesday po, orientation natin, September 4, sa new office natin, malapit sa Abukay. Abukay Terminal, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa new office. Ay, namo. September 4 kayo, alas 8 ng umaga, sa Abukay Terminal. Yung iba, sasagutin ko na lang ito bukas na mga katanungan ninyo. Hindi ko kasi ma-full blast sagot lahat eh, na mga katanungan ninyo, mga kapamilya. Kasi ongoing yung orientations, 1 week yan na orientations. Kung masikip kanina, hindi kayo nakapasok, na umuwi na lang kayo, may bukas pa naman or hanggang Friday. So kung hindi pa rin mangyayari po yun, by next week, magka-cluster kami, ako na lang aharap sa inyo, mag-explain plus dito sa radyo para ma-address yung mga concerns ninyo, mga kapamilya, lalo na yung mga OFWs natin na nasa ibang bansa po na hindi ho ma-update nito. Kaya huwag kayong basta maniwala muna sa mga fake news, ha? Naglabasan sa mga PM ho ninyo na Centro Messenger. Yun. Huwag kayong maniwala doon, hindi po yun yung nilalaman ng orientations. Mayroon pa tayong finale na orientations po dyan, impormasyon direktamente sa amin ni founder. Yan lang muna, mga kapamilya. Marvel Banser, mahina yung sound nila, saka maingay pa, mas malakas pa yung ingay ng mga tao. Okay, noted. Traffic tayo, punta natin si RJ na, andyan na. Puntaan muna natin, ang Tagom, okay na, kanina, medyo na late lang kayo ng opening dyan ng orientations. 1 week din po kayo dyan sa Tagom City. Punta natin si Arjay.